Georgette yung name niya, yung ginawa niya Georgette, isang ano, trans na sexual siya. Gusto niya kasing maging ganap na babae. Mm-hmm. May boobs pala na meron siya. Tapos, yun, gusto niya magkaroon ng pamilya, mag-ampon, magkaroon ng asawa, ayun yun. So, ako yung pinakababae sa amin lahat. And speaking of ano, parang she wants to have a family, like a real woman, parang ganun ang premise. Nag-ampon siya. Okay. Tapos meron din siyang mag-asawa dito. Pero yung asawa niya, may asawang babae. So, pero legal naman sila. Sino yung partner? Si Luke. Luke Conde? Okay. Yes. Okay. When this was actually offered to you, parang nag-hesitate ka ba? Kasi, you know, you've been doing a lot of gay roles in the past. Nag-worry ka ba na sa totoo lang kasi, nagkataon na matagal na rin ako naghahanap ng gantong character talaga. Ayun na, parang nakakwentuhan ko, tapos parang may nagtatanong sa akin na, parang may gagawin yata na ganito, ganyan. Pero hindi naman malinaw. Tapos, parang siguro 3 months ago pa yata sa akin na sabi to na project na to. Tapos na-postpone. Tapos, out of nowhere, parang wala na siya sa isip namin lahat. Bigla na lang bumalik na, magandang time ito. Gawin ko yan. Sinong nag-handle sa'yo ngayon? Sa ngayon, sa mga project parents ko lang. Ah, nagmamanage siya. Sila muna yung nagmamanage. Pero may contract pa rin ako sa TV5. Okay. Sa are you still doing some shows and TV5? Ang ngayon, bumalik ako dun sa parang happy hour. Ayun, happiness. Happiness, yan. Bumalik every ako. After TV. So, kaka-start ko lang ulit this week. Okay. So, we're expecting na medyo dun ka magiging regular. Yun muna. Okay. And with this particular movie, sino yung mga kasama mo? So, kasama ko rito sila, Derek Eric Mason, si Billy Broker, saka si Kian Cipriano. Kian Cipriano. So, kami yung madalas magkaroon ng exam. So, are they also trans? Or ako na yung pinaka-girl. Sila medyo... Pamin pa. Oo, may pamin, may saktong bilang. So, may ganun. Iba-iba yung level. May mga conservative, ganun-ganun. Okay. So, when is this actually planned to be shown? Ang balita ko sa... Ang target nila, July. July. So, almost... This... July din kasi. Okay. O baka August. Ah, talaga. Ayun. So, hindi pa naman malinaw siya. Nag-ano lang sila ng target nila. So, hindi pa rin kasi naman kami tapos mag-shoot. Nag-dabang. Okay. Wala pang siguradong date. Pero nakita mo na yung buong script na... No, nabasa ko naman. Na tuwa ka ba sa kakahinatnan ng character mo? Ang maganda kasi rito, si Direk Joel ang director namin. So, on the spot, binabago niya yung script pag na-feel niya na may dadagdag siya. So, ayun, mas gumaganda ng gumaganda. Have you worked with Direk Joel before? Maraming beses. And how is he like as a director now? Ngayon, wala namang pinagbago. Mas mabilis pa rin siya magtrabaho, alam niya yung ginagawa niya. Pag nakukulangan siya sa script, automatic dinadagdagan niya. Siya mismo ang siya mismo. So, lahat ng dialogues, pag binabago pag niya? Pag hindi niya parang nakulang, so babaguhin niya kahit. Ay, hindi. Ganito gawin mo. Ganyan. Magaling. And is he very strict? Or what is his kind of directing style? Para sa akin, parang nanay talaga siya sa set na gusto niya, paspasang galaw. Gawin kagad natin to para matapos tayo kagad. So, less pagod pa ganun. Less mas maganda, stress din para sa inyong kasi artist. Dire-diretso ang gawa. So, mas mabilis ang tapos. Saka, hindi ko naman masasabi na mas maganda kung mas matagal kasi ayun nga, mas unang bigay mo kaagad yun yung pinakamaganda kasi. Naniniwala ako sa sistema ni Direk Joven.
And your character, magkakaroon ba siya ng, you know, kasi this is a chance. And as a normal person would actually do, sometimes, of course, nagkakaroon sila ng sexual life, ganun. Are you gonna have like intimate scenes as well in this movie? Sa film, may mga landian-landian na. Kasi sa tingin ko, gusto pa rin nilang abulin yung pambata na may makanood pa rin. Okay. So comedy kasi to. Okay. So, they want it like general patronage level na, ano? Na hanggat ma-abuli nila yun. So, what's medyo, what do you think people would take from this particular film? Una sa lahat, ngayon lang tayo makakapanood ng pelikula na ganito, na apat na yung storya niya, na apat na magkakaibigan, pero iba-iba yung level ng mga suliranin nila na pinagdadaanan yung mga problema nila na hindi, kunyari, hindi lahat tungkol sa boyfriend ang problema, eh, meron din sa family. Pero sa friend, the girl, kasi nandito rin si Angeline. So, makikinig ko siya sa amin, magiging part siya ng friendship at ng problems. Hindi siya iikot sa isang problema lang, marami siya. Is she actually the partner of your partner here, or iba? Hindi. Kasama siya. Sino yung third wheel niya? Ang alam ko kay Kian. Kay Kian siya. Kasi yung parang yung boyfriend ni Angelino. Parang inano ni Kian. May something kay Kian na ayun yung ano nila, problema nila. Sila nagkaroon ng problema. Yung sa'yo, sino yung girl na? Sa akin, si Nikki. Nikki Valdez. Tama ba? Si Nikki Valdez. Siya yung asawa ni Luke dito. Ayun, nung sa una, kaaway, tapos eventually... naging friends. Okay. Thank you very much. Maraming salamat.